Now to introduce our speaker for tonight's teachings, let's call on our TFO Director, Brother Roquel Ponte. Good evening, brothers and sisters. Sige, let's let our brothers from the back occupy. Marami po upuan pa sa harap. At let's try to be at our place already in a few minutes. Samantalahin ko rin itong gabing ito, I see one brother of ours from CFC Geneva in Switzerland na nandito yata for now. So hindi natin alam kung ano yung plano niya, but he is here for us this time. I saw him in the ACOP Global Walk as well, our brother Freddy Clemente. Freddy, welcome po natin si Freddy. Meron ba tayong mga brothers and sisters ba from out of the country? May from out of town, pero walang out of the country na yata. Okay. So if you remember, last month, our topic was entitled Stolen Identity. And kung natatandaan nyo, nagbigay ng talk sa atin na si Father Joel Hason. No? It was a very timely topic because yung Supreme Court of the United States just issued their decision on same-sex union, no? Kaya that was the beginning of our understanding or a better understanding of where we situate ourselves, especially on a particular issue on marriage and family life. No, hindi po natatapos yun doon last month. Itutuloy po natin yan. The Gift of Life Ministry or program is already preparing an advocacy campaign that will be based on a communication plan para matutunan po natin ang lahat ng issues concerning doon. Kaya itutuloy natin yan. But for this month, our talk will help us in our formation character. No? Bakit po nasabi yan? Sapagat ang title po ng ating talk ngayon ay Good Servants, Good Leaders. No? At yan po ay pakinggan natin sapagkat maganda yan para sa paglago natin bilang servant leaders ng ating community. At ang ating po magbibigay ng talk ngayong gabi is a priest from the Diocese of Novaliches in Metro Manila. He took up his theological and canonical studies at the Central Seminary in the University of Santo Tomas. He was ordained priest by His Eminence, Jaime Cardinal Sin, on October 5, 1985. Nako, Father Mike, nagti-30 years na pala kayo, no? Sa October 5, no? And so our guest priest speaker ngayong gabi is presently the pastor of Our Lady of Guadalupe Parish, Palmera Springs 3, Camarin, Caloocan City. Let us welcome Father Mike Lagrimas. Father Mike. We first say a short prayer. We invoke the Holy Spirit. Please stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We say this three times. Come, Holy Spirit. Come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Come, Holy Spirit. Come by means of the powerful intercession your well-beloved spouse. Come, Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. By the way, just a simple tip, you know.
kung nais nyo magkaroon ng short prayer to ask the Holy Spirit's guidance, ito pong dasal, ito po'y didikta ng ating mahal na ina kay Father Gobi, no, sa Marian Movement for Priests. So, the Holy Spirit cannot refuse the Blessed Mother's call because she is the spouse of the Holy Spirit. Okay? So, kung mayroon kayong mga talk, ano, or reflections, very short prayer, and I tell you, it's very effective. Okay, so our topic, as has been mentioned, is good servants and good leaders. To be good leaders, we must first become good servants. Our leadership is by service. Our service is by leading people closer to the Lord. So let me begin by sharing with you this simple story. And I believe you have already somehow come across this story and in the web. So I'll just in case you already knew about this, just enjoy the story, you know. Okay, so once upon a mountaintop, three little trees stood and dreamed of what they wanted to become when they grew up. The first little tree looked up at the stars and said, "I want to hold treasure. I want to be covered with gold and filled with precious stones. I'll be the most beautiful treasure chest in the world." The second little tree looked out at a small stream trickling by on its way to the ocean. "I want to be traveling mighty waters and carrying powerful kings. I'll be the strongest ship in the world." The third little tree looks down into the valley below, where busy men and women worked in a busy town. "I don't want to leave the mountaintop at all. I want to grow so tall that when people atop stop to look at me, they'll raise their eyes to heaven and think of God. I will be the tallest tree in the world." Years passed, the rains came, the sun shone, and the little trees grew tall. One day, three woodcutters climbed the mountain. The first woodcutter looked at the first tree and said, "This tree is beautiful. It is perfect for me." With a swoop of his shining axe, the first tree fell. "Now I shall be made into a beautiful chest. I shall hold wonderful treasure," the first tree said. The second woodcutter looked at the second tree and said, "This tree is strong. It is perfect for me." With a swoop of his shining axe, the second tree fell. "Now I shall sail mighty waters," thought the second tree. "I shall be a strong ship for mighty kings." The third tree felt her heart sink when the last woodcutter looked her way. She stood straight and tall and pointed bravely to heaven, but the woodcutter never even looked up. "Any kind of tree will do for me," he muttered. With a swoop of his shining axe, the third tree fell. Now, what happened to these trees? The first tree rejoiced when the woodcutter brought her to a carpenter's shop, but the carpenter fashioned the tree
into a feed box for animals. The once beautiful tree was not covered with gold nor with treasure. She was coated with sawdust and filled with hay for hungry farm animals. The second tree smiled when the woodcutter took her to a shipyard. But no mighty sailing ship was made that day. Instead, the once strong tree was hammered and sawed into a simple fishing boat. She was too small and too weak to sail an ocean or even a river. Instead, she was taken to a little lake. The third tree was confused when the woodcutter cut her into strong beams and left her in a lumber yard. What happened? The once tall tree wondered. All I ever wanted was to stay on the mountaintop and point to God. Many, many days and nights passed. And the three trees nearly forgot their dreams. But one night, golden starlight poured over the first tree as a young woman placed her newborn baby in her feed box. "I wish I could make a cradle for him," her husband whispered. The mother squeezed his hand and smiled as the starlight shone on the smooth and sturdy wood. "This manger is beautiful," she said. And suddenly, the first tree knew he was holding the greatest treasure in the world. One evening, a tired traveler and his friends crowded into the old fishing boat. The traveler fell asleep as a second tree quietly sailed out into the lake. Soon, a thundering and thrashing storm arose. The little tree shuddered. She knew she did not have the strength to carry so many passengers safely through with the wind and the rain. The tired man awakened. He stood up, stretched out his hand, and said, "Peace." The storm stopped as quickly as it had begun. And suddenly, the second tree knew he was carrying the King of heaven and earth. One Friday morning, the third tree was startled when her beams were yanked from the forgotten woodpile. She flinched as she was carried through an angry, jeering crowd. She shuddered when soldiers nailed a man's hands to her. She felt ugly and harsh and cruel. But on Sunday morning, when the sun rose and the earth trembled with joy beneath her, the third tree knew that God's love had changed everything. It had made the third tree strong. And every time people thought of the third tree, they would think of God. That was better than being the tallest tree in the world. So the next time you feel down because you didn't get what you want, sit tight and be happy because God is thinking of something better to give you. Amen. This leads us to the question, what is the meaning of life? What is the meaning of life?
we reflect on what our Lord said. I have come that they might have life and have it to the full. Can we repeat this statement? I have come that they might have life and have it to the full. Walang ibang ninanais ang Panginoon, kundi ang ibigay sa atin ang buhay na ganap, buhay na walang hanggan. For the past 4 Sundays, we've been listening to chapter 6 of John's Gospel. Have you noticed? Nagsimula yan sa miracle of the multiplication of the loaves. Tapos every Sunday na, our Lord is teaching about I am the bread of life. And last Sunday He said, my flesh is real food, my blood real drink. He who eats my flesh and drinks my blood will have everlasting life. And I will raise him up on the last day. I have come that you may have life. I give my flesh for your food, my blood for your drink, so that you will have fullness of life. So we ask the question, what is the meaning of life? We go to the Catechism of the Catholic Church. I hope each one here, being leaders of your own chapters and communities, have their own Catechism of the Catholic Church. After the Bible, yun pong Catechism. Kung wala pa, eh sana meron na next time. So, the meaning of life. Man is made to live in communion with God, in whom he finds happiness. We repeat that. Man is made to live in communion with God, in whom he finds happiness. In our traditional catechism, alala ko na kayo maliit pa, no? Ang tanong ay, why did God create man? Why did God create me? And the answer is so simple. To know, to love, and serve God. To know, to love, and serve God. Baka naman sabihin natin, eh, ang Diyos na yan, mukhang yatang masyadong makasarili, no? Tayo nilikha para lang siya paglingkuran. But no, by knowing, loving, and serving God, we come into communion with Him. We are united with Him, and then we find real happiness. Kaya mahalagang statement yan, no? The desire for God is written in the human heart. The desire for God, nakatatak na yan sa ating puso, because man is created by God and for God. And God never ceases to draw man to himself. Only in God will he find the truth and happiness he never stops searching for. By the way, if you want to get copies of my talk, I am very generous. I can share with you my lecture through your USB, no? Para I can multiply this teaching to so many communities. The dignity of man rests above all on the fact that he is called to communion with God. Sino ba tayo para tawagin ng Diyos na makiisa sa Kanya? Sino ba tayo? We are all sinners. We are nothing actually. Andoon po nakasalalay ang ating dignidad bilang mga tao, sapagkat sa kabila ng lahat, tayo ay tinatawag ng Diyos na maging kaisa niya. The dignity of man rests above all on the fact that he is called to communion with God. This invitation to converse with God is addressed to man as soon as he comes into being. For if man exists, it is because God has created him through love. And through love continues to hold him in existence.
He cannot live fully according to truth unless he freely acknowledges that love and entrusts himself to his Creator. So, maliwanag mga kapatid, no, na ang kahulugan ng ating buhay ay nasa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala rin tayo. No? Naalala ko yung kwento tungkol sa isang bata. Isang binatilyo. Problema nung tatay dahil yung binatilyo ay masyadong bulakbol, no? Bright naman sana siya pero bulakbol. Pero yung bata ay na-inspire siya, yung binatilyo, na-inspire siya sa isang kotse sa malapit sa bahay nila na sports car, no? Talagang gustong-gusto ng kotse na yan. Nang malaman ng tatay yan, sabi ng tatay, anak, yung kotse na yan, pwede mo yan maiuwi. Bibigay ko yung regalo sa iyo sa yung graduation. Basta mag-aral ka na mabuti. O di talagang pinaghirapan ng bata ang pag-aaral niya, talagang sineryoso niya. Sa madaling salita, natapos niya ang kanyang college ng mataas ang grado. Cum laude pa siya, no? From being bulakbol to being cum laude. So, graduation time, pag-uwi ng bahay, tuwang-tuwa siya sa kanyang natamong tagumpay. Daddy, ako'y cum laude. Nasaan regalo ko ngayon? Ibinigay ng tatay, nakabalot na maayos, may ribbon pa, nang buksan ng bata, nung anak, yung regalo, yun pala ay Bible. Bible ang binigay sa kanya. Galit na galit yung anak. Ano ba naman to? Usapan natin. Kotse bibigyan mo sa akin. Bakit? Bible. Ibinilbag yung Bible. Binilbag niya. Iniwanan yung tatay niya. Naglayas siya. Napunta siya sa malaking syudad. Manila kaya, ano? Nagtrabaho siya. Wala siyang pakialam sa tatay niya. Kinalimutan niya kanyang tatay. After several years, naging matagumpay na siya. Nalaman niya ang tatay niya ay masakit. Siya ay napilitang umuwi. Pagdaan niya sa car store, nandun pa yung kotse. Hindi pa nabibili, sabi niya. Pagpunti niya sa kanyang tatay, andun nga, nakaratay sa higaan, may sakit nga. Ano pa rin yung Bible? Sabi ng tatay, iho, ang aking regalo sa iyo, itong Bible. Kasi kung nasa iyo ang salita ng Diyos, sinusunod mo ang salita ng Diyos, kaisa ka ng Diyos, nasa iyo ang lahat. Kaya ito ang pinakamahalagang regalo ang bigay ko sa iyo. Kaya lang binilibag mo. Buksan mo. Nang buksan ng bata, ng anak yung Bible, at nung pala sa gitna ng Bible, nakalubog yung susi ng kotse. All the while, andun palang kotse niya. Kaya lang dahil Bible ang binigay sa kanya, naasar siya. Pero totoo ang sinasabi ng tatay. If you have the Word of God in your life, you have everything. Amen? Kung wala sa iyo ang Diyos, kahit nasa iyo ang lahat, wala rin lahat yan. Wala rin lahat yan. This comes from Pope St. John Paul. And let's reflect on this. Kasi itong pong nangyayari ngayon, this is the reality now. No? The greatest misfortune of this age, ba't nawawala? Mukhang kailangan ayusin mo konti. No? The greatest misfortune of this age is that people consider money as the highest good.
Medyo na, hindi ko naayos itong slide na ito, no? So the greatest misfortune of this age is that people consider money as the highest good. Highest good, ibig sabihin, yun ang pinakamahalaga sa buhay nila. That is the reason why we have so many problems in our society. Dahil lahat, maraming mga tao, ang hinahabol ay pera. Hindi na maglingkod sa Diyos, kundi ang magkaroon ng pera. At habang ang tao naghahabol ng pera, diyan papasok ang iba't ibang uri ng mga problema sa ating lipunan. And that's why we are taught by God, by our Lord, with this statement, what profit would a man show if he gains the whole world and loses himself in the process? Mapa sa iyo man lahat ng kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, buong mundo sa iyo na. Pero kung kaluluwa mo naman ay mapunta sa impyerno, what's the point? No? What's the point? To give you a very beautiful example, here is St. John Fisher. Isa siyang obispo ng panahon ni King Henry VIII. King Henry VIII was a very generous and strong supporter of the church, kaya siya binigyan ng pambihirang title, no? Honorary title ng simbahan, Defensor Fidei, no? Ang problema kay King Henry, ang kanyang asawa ay yung Spanish princess, Catherine of Aragon. Ang problema kay Henry VIII ay meron siyang pagka-playboy, no? After 18 years of being married to Catherine, he fell in love with another woman by the name of Anne Boleyn. Okay? Kaya siya ay pumunta sa Santo Papa, Holy Father, I have been a very generous supporter of the church. I have helped the church so much. I asked one favor from you. Please allow me to divorce Catherine because I want to marry Anne Boleyn. No? Yung kanta ni Engelbert Humperdinck, di ba? Please release me. Let me go. Her lips are warm while yours are cold. No? So, siya ay humingi ng pabor sa Santo Papa. Ang sabi ng Santo Papa, no way. Your marriage to Catherine is valid and no human power can break the bond. What God has united, man must not separate. So, nagalit si King Henry at siya nagtatag ng sarili niyang simbahan. Siya na ngayon ang naging head ng Anglican Church. At ang sino mang mga obispo, pari, katoliko, na patuloy na magiging faithful sa Santo Papa ay bibitayin. Isa na dyan si Bishop John Fisher. Kasama niya sina Sir Thomas More, no? Naging Saint Thomas More. So, si Bishop Fisher ay nakulong and his relatives and friends came to him pleading, Bishop, huwag ka nang masyadong matigas ng ulo. Sundin mo mahal na hari para hindi ka mabitay. Kanilang kinulit na kinulit yung obispo. Ang sabi ng bishop, o sige, you come back after 1 week. And I'll ask you one question. If you answer it correctly, then I will change my stand. Umuwi yung mga kamag-anak niya, mga kaibigan. They studied the Bible, the catechism, and so on. Para pag magtanong si Bishop, ay alam namin sagot. After 1 week, babalik nila. O Bishop, ano po ang inyong tanong? And the Bishop asked, what profit would a man show if he gains the whole world
and loses himself in the process. Walang sagot yan. Walang sagot yan. And the bishop happily went to his death. Binitay siya, naging Saint John Fisher. Na walang kanyang buhay, pero nagtamo siya ng buhay at ligayang walang hanggan. E kumusta naman si King Henry? Ang kanyang pangalawang asawa, si Anne Boleyn, after 3 years, hindi siya mabigyan ng anak na lalaki, pinugutan. Pinugutan. Pangatlong asawa, Jane Seymour, kanyang, yun lamang ang asawa, nagbigay sa kanyang isang anak na lalaki. Yung pang-apat, si Anne Cleves, kanyang dinivorce. Panglima, si Catherine Howard, kanyang pinugutan. Pang-anim, si Catherine Parr, kanyang hiniwalayan. So, parang nakarma, nabaliw si King Henry VIII because he was running after worldly things, turning away from the Lord. Nasa kanyang lahat, pero wala ang Panginoon, kaya wala rin lang lahat yon. On the other hand, there are people who have discovered the true meaning of life. Have you seen this beautiful lady? Her name is Olalia Oliveros. Maganda ba? O diba? Pwede niyang pang-display. She was a successful and famous Spanish model and actress. Then she visited Fatima, Portugal. She had an earthquake experience, you know, the big one. She says she received in her mind the image of herself dressed as nun, something she said she initially found absurd. But she couldn't shake the image. She eventually concluded that Jesus was calling her to give up her glamorous life and become a nun. Biro mo, successful, sikat na artista all over the world. Magmamadre. Now, she is a member of the semi-cloistered order of Saint Michael. Yan na siya. Maganda pa rin, no? At higit sa lahat, siya ay maligaya. Diba? She has found the meaning of life. The Lord is never wrong. He asked if I will follow Him, and I could not refuse. And she discovered the meaning of life. It is the Lord. Wala nang iba. Ito rin, no? Si Dolores Hart, naging madre din to. Mga kapanuhan to ng mga unang mga artista. Di naman taga Colombia, no? Si Amada Rosa Perez, no? I am sure you know of so many people like them, no? Na iniwan ang mundo, iniwan ang kanilang tagumpay sa mundo para lang sundan si Jesus. Sabihin natin isang kabaliwan, but then they have discovered the meaning of life. They discovered real happiness. Okay? Hindi ko na ito puntahan dahil papahaba palalo. So, the best example of finding happiness is Mother, Blessed Mother Teresa. No? Pati yung kanyang mga madre ay ganun ang kanilang diskubre. They are caring for the sick, the old, the destitute, and in doing so, they have found happiness. One day, there is a story of one day a tourist went into their convent of the Sisters of Blessed Mother Teresa at nakita nung isang turista, yung isang madre na nililinis ang mga sugat nung isang pulubi. Diring-diri siya. Sabi niya, "Sister, I will not do what you are doing even if I am paid $1 million."
Kahit bayaran pa ako ng 1 million, di ko gagawin ginagawa mo. Ang sabi ng madre, "Sir, neither do I. I am doing this solely for the love of God." Hindi ako binabayaran dito. Ginagawa ko ito dahil si Lord ang mahal ko. Diba? Our service is because we love God. That's all. And there is happiness in that. Sometimes, we might feel insignificant with what we are doing. Ano ba naman gagawa, magagawa ko? Ako'y isang tao lang. Ang daming problema sa mundo. Ano magagawa ko? And Gandhi said, "Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it." Here is another quote from Blessed Mother Teresa. "We know only too well that what we are doing is nothing more than a drop in the ocean." Kapatak lang ito sa ocean. "But if the drop were not there, the ocean would be missing something." No? Huwag nating masyadong ismulin ang ating sarili. No? We always have that temptation to go big. No? To go big. Kailangan big time tayo palagi. Marami palagi tayo para ma-impact tayo. No? Kahit mag-isa lang tayo, if we are with the Lord, we can accomplish so many things. We can accomplish so many beautiful results. Huwag tayong umatras dahil tayo kukunti lang. If the drop were not there, the ocean would be missing something. No? Sa ating mga prayer meetings, minsan tayo ay tinatamad. Daming absent. Ilan lang kami naiwan dito. Anong sabi ng Panginoon? "Where two or three are gathered in my name, there I am in their midst." Diba? Pag tayo magrosaryo, tayo dalawa lang, tatlo lang, don't be saddened, because when we pray the rosary, we ask the Blessed Mother to come, and she always will come. Pag tayo nagrosaryo, laging kasama natin si Maria. We don't pray to Mary. We pray with Mary. And then when Mary is there, lagi po magkasama yon, Maria at Jesus. Our Lord is there. So kung tatlo lang tayo, we become five. At kasama natin dalawang bigatin, si Jesus at si Maria. Then we will never be sad anymore. Di ba? So let's never belittle ourselves. We are significant. We are important in the eyes of God. The blood of Jesus was poured down on each and every one of us. We are precious in the eyes of God. Ano mga ating mga gawa, kahit gaano kaliit, ito'y bahagi ng malaking grand plan of God for salvation. Ang mahalaga, we do everything out of love. It is not how much we do, but how much love we put in the doing. It is not how much we give, but how much love we put in the giving. Diba? Sa ating tithing, I'm sure you are giving your tithes. No? Yung mga iba dyan ay baka may arrears na, no? Paki-update yung mga tithings ninyo, ha? Paki-update, no? The amount is immaterial. Diba? It is not how much we give, but how much love we put in the giving. Kaya kahit maliit, tulad ng poor widow in the temple, kahit maliit, kung buong puso yan, ang laki ng bunga niyan. And God looks into the heart of men. Diba? The fruit of faith is love, and the fruit of love is service. So, ang ating buong buhay ay nakasalalay sa Diyos. Siya ang sentro. At sino ang Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig. The fruit of faith is love. If we really believe in God, then we will love Him. Diba? We will love Him.
And if we really love Him, then we will always be impelled to serve. Lagi tayong maglilingkod. Diba? Ang sabi nga, the problem with the world is that people define love or consider love as a noun. Pinag-uusapan yung love, ginagawang subject matter to discuss. No. Love is not a noun. Love is a verb. It is an action word. Because love will never be love unless it is translated into service. Diba? I still memorize a simple poem since elementary. Ang sabi, a bell is not a bell till you ring it. A song is not a song till you sing it. The love in your heart was not put there to stay. Love is not love till you give it away. Memorize nyo. May kilig naman eh. A bell is not a bell till you ring it. A song is not a song till you sing it. The love in your heart was not put there to stay. Love is not love till you give it away. Love is total self-giving. And when you do that, then you will receive the meaning of life. Diba? You receive your own self identity when you learn to give love. So the fruit of faith is love, and the fruit of love is service. And this leads us to this point for reflection. We are all called to serve. Ang ating topic kanina, ang ating topic ngayon is good servants, good leaders. Let us always remember that God called us to serve. God created us, no? God created us to know, to love, and to serve Him. And to be able to love Him, we have to serve. In the first place, our Lord said, the greatest among you must be the servant of all. Kung nais nating maging totoong dakila, dapat tayo matutong maglingkod. Because even the Son of Man came not to be served, but to serve and to offer His life as a ransom for the many. Kaya noong Last Supper, Kanyang hinugasan ng mga paa ng Kanyang mga apostoles. By the way, yung ginagawang paghuhugas ng paa sa Jewish custom, gawain lamang yan ng isang alipin. Nyo? Sa isang bahay ng mga Hudyo, lalo yung mga may kayang pamilya, doon sa pintuan, mayroong naka-standby dyan na alipin. Ang kanyang trabaho lamang ay maghugas ng paa ng mga umaakyat na mga bisita. Okay? Gawain ng alipin. And here comes Jesus, the rabbi, the teacher, the miracle worker, as far as the apostles are concerned. And He bent down and washed the feet of His apostles. And He said, do you understand what I have done? If I, whom you call Master and Lord, wash your feet, so you must also wash each other's feet. So we are called to service. Hindi sinasabi ni Lord na magtayo kayo ng foot spa, no? Wash each other's feet. It is a call to serve in a humble and loving way. That is the meaning of our life as followers of Christ. Kung ang Panginoon ginawa yon, eh sino ba tayo para mandiri sa gawain na yan? Gawin din natin. Yun lamang ang tanging daan tungo sa tunay na kadakilaan. Now, you're all leaders here.
And one of the missions we have to fulfill is to be teachers. Ang renewal movement, tulad ng charismatic movement, tong Couples for Christ, ito ay nagre-renew ng ating sambayan ng Kristiyano by teaching. No? It's so sad that there are so many Catholics na walang alam. No? Magsimba lang sila, okay na. Pero ilan ba sa kanila ang mayroong alam sa mga katuruan ng Panginoon? Ako ay masipag magbigay ng seminar sa aking parish. No? Pero ang malungkot, hindi naman interesado yung mga tao. No? Siguro pag sinabi ko, oh, mayroon tayong seminar, mag-attend, bibigyan ko ng 1,000 bawat isa. Siguro darating yon dahil sa pera. No? Pero teaching, seminar, siguro ang seminar ko ay tungkol sa financial scam, baka darating sila, yung pyramiding. No? Dahil pangkakapirahan nila. No? It's so sad that people are not that interested in learning more about their faith. At dyan nakapasok ang Couples for Christ. You are teachers. You are evangelizers. I really commend you for what you have done, yung ANCOP, no? Answering the Cry of the Poor, at yung ginawa niyong global walk ba yan? Global walk, and you are doing this to send children to school as scholars. Ako'y saludo sa inyo. Dapat lang. Dapat lang. No? May your tribe increase. May your tribe increase. Because we need people, especially children, na sila'y matuto. At sana'y ang kanilang matutunan di lamang sa school, kundi yung inyong mga scholars, turuan din sila sa mga doktrina ng ating Panginoon. No? In my parish, we have just started having the Sunday school, mga bata, no? Grade 1 hanggang grade 6. Every Sunday, they come to church, to our formation center. Sila tinuturuan ng catechism. Ang sabi ko sa kanila, sa mga parishioners, look, these children have to be formed early in life. Para every Sunday, masanay silang magsimba. Every Sunday, meron silang natutunan. Unti-unti, sila lumalaki at umuunlad sa kaalaman at sa buhay Kristiyano. You are also parents, Couples for Christ. You are parents. You have your children. Please continue forming your children into good, according to the teachings of our Lord. No? So we are called to serve as teacher. Itong ating tandaan, ha? Dahil kung ating titingnan yung general schedule ni Kristo sa kanyang public ministry, ito ang sinasabi ng Ebanghelyo. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue, teaching, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Yun ang kanyang schedule. Majority ng kanyang schedule ay pagtuturo at pagtulong sa mga nangangailangan. Siya ba'y nagbinyag? Siyang bininyagan ni John the Baptist, no? Siya ba'y nagmisa? Well, he just stood the sacrament of the Eucharist sa Last Supper. Siya ba ay nag-kumpil? Hindi. Siya nagtatag ng kumpil, pero hindi siya nag-kumpil. Ibig sabihin, the sacraments he instituted, but during his ministry, he was all the time teaching and serving people. Diba? Unfortunately, yun ang kulang na kulang sa ating mga parokya. Si Father masyadong busy sa pagmimisa, blessing dito, blessing doon. Bihira ang magpakumpisal pa nga eh, di ba? Pagtuturo,
walang panahon para magturo dahil busy, di ba? So, Catholics in the Philippines are mostly sacramentalized but not evangelized. Not evangelized. No? Natanggap ang mga sakramento, pero tanong mo, ba anong kahulugan ang ginawa mo? Anong kahulugan ng sakramento na yan? Anong ibig sabihin ng pag-rosaryo? They don't understand. They have no answer. They have no answer. They are sacramentalized but not evangelized. So we need teachers in the faith. Okay. So that's why in the Lord in the Gospels is often addressed to us, Rabbi, teacher. Diba? So we are called to teach, and especially we are called to evangelize, spread the good news of Christ. And St. Paul has said this, "For if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel." Sana yung sinabi ni St. Paul ay atin ding masabi sa ating sarili. Woe to me if I don't preach the gospel. It is our mission. We are called to serve. We are called to teach the faith. We are called to spread the gospel. Woe to me if I do not preach the gospel. Day in and day out. Hindi lamang sa ating mga prayer meetings tayo magpipreach ng gospel, in our families, among our workmates, people we talk to, people we encounter, we should preach the gospel, not only in words, but most often in our actions, in our lives. So, this leads us to a reflection on if we are called to serve, and through our service, we lead our people. The kind of service we do is by teaching, by evangelizing. Ang mahalaga sa makatwid ay malaman natin what are the basic attitudes of a true servant. Ano ba ang mahalagang mga ugali ng isang mabuting lingkod na mamumuno sa sambayan ng Kristiyano? First, I'd like to mention the instrument mentality. If you want to be good servants, we must always remember that God is the source of everything. Sa Kanya galing ang lahat. He is the cause of everything. Siya ang pinagmumula ng lahat. Who are we? We are just His instruments. Tayo mga kasangkapan lamang. Therefore, as instruments, we should have the virtues of humility and obedience. Aking inilagay dito yung image ng ballpen of writing material, no? Writing instrument at yung kamay. Kahit kaano pa ka mamahalin yung fountain pen na yan, yung pen na yan, no? Kung hindi yan hahawakan ng kamay ng tao, walang silbi yung pen na yan. Diba? Kahit gaano ka simple yung lapis, pag ginawa ka niya ng magaling artist, ang ganda ng resulta niyan. Diba? So, the instrument is nothing without the main agent. We are just instruments of God. And to become effective instruments, we need to be humble para tayo maging obedient. No? Obedience is impossible for people who are proud. Okay? So, magkasama palagi yung humility and obedience. And one of the things we must always remember, especially when we come together to worship the Lord, itong humility and obedience. At maraming nagsabi ngayon, no?
I've been reading many articles and documents of the church, and they are saying that mismong yung pagdiriwang ng banal na misa, mismong ang pagdiriwang ng banal na misa ang naging okasyon para sa disobedience. Because the celebration of the Holy Mass, meron mga special rules yan. All over the world, iisa lang rules yan. Ito ang susundin. Diba? Pero mismong sa pagdiriwang ng misa, doon nangyayari ang mga disobedience. We must always remember that we are just His instruments. Even the priest who leads in the celebration of the Mass is just His instrument. No? Baka din nyo alam, kasi akin narinig palagi yun sa mga simbahan, pag in-introduce yung pari na magmimisa, sabihin, our presider for the Mass is Father so-and-so. And for your information, doon po sa aklat ng pagmimisa, sa general instruction of the Holy Mass, no? Of the Roman Missal, no? Wala pong word na presider doon. Ang pari na namumuno sa pagdiriwang ng misa ay tinatawag na priest celebrant, hindi presider. Baka meron dyan mga lectors dito na nakikinig sa akin, no? Mga commentators, don't use the word presider. There is no such word in the general instruction of the Roman Missal. The priest will be called priest celebrant. The presider ay si Kristo pa rin. The priest is there in persona Christi Capitis. He is there, he is just an instrument. Di po ba? Kaya pag tinawag mo yung pare na presider, inlalabas dyan, siya ang bossing. And that's when we witness so many abuses in the liturgical celebrations. Kasi feeling niya, siya na ang bossing, siya na ang bida. No? Ito ang dating misa talaga. No? We call this the Mass ad orientem. Other term is ad dominum. No? Ad orientem, towards the east or towards the Lord. Nowadays, we seldom or we even don't see priests celebrating Mass facing the altar. Ang madalas natin makita palagi ay yung pari nasa likod ng altar, nakaharap sa tao, versus populum. Kaya ang feeling ng pari, siya ang bida. It's a very strong temptation. Ang tingin ng mga tao naman, yung pari ang pinaka-host ng pagdiriwang. No? Kaya people come to church to witness the performance of the priest. Diba? Kaya lumalabas, hindi na si Lord ang bida. So when the priest faces the altar, klarong-klaro ang lumalabas dyan. Ang pari hindi ang bida, kundi si Lord. Facing the altar, facing the Lord. Bakit orientem? Bakit the east? We are, as followers of Christ, as children of God, we are children of light. We face the east. Dahil sa east, doon sumisikat ang araw, liwanag. We never face the west. Kasi sa west, ang araw ay palubog tungo sa kadiliman. Di ba? Ngayon, kung ang simbahan ay, ang kanyang orientation ay hindi naman sa east, ang punto dun is, we face together the cross of the Lord. Di ba? Kaya nga sa mga misa na ang pari nakaharap sa tao, requirement yon na mayroong cross sa harapan ng pari. Para kahit siya nakaharap sa tao, ang kanyang tinitingnan ay si Kristo pa rin. Lately,
nagpalabas ng dokumento si Robert Cardinal Sara, the prefect, pagsasabing prefect ng Vatican Dicastery, no? Itong bossing, no? Of the Congregation for the Divine Worship and the Discipline of Sacraments. Ito'y bagong prefect ngayon natin, no? Siya ang may control sa lahat ng mga issues on the liturgy. Okay? May sinabi siya na inviting people to rediscover the worship ad orientem. Contrary to what has sometimes been maintained, it is in full conformity with the conciliar constitution. Pag sinabing conciliar, yun referring to Vatican II. Okay? It is in full conformity with the conciliar constitution. Indeed, it is entirely fitting for everyone, priest and congregation, to turn together to the East during penitential rites, the singing of the Gloria, the orations, yung prayers, and the Eucharistic prayer. So pagkatapos ng homily, prayer with faithful, pag-offertory na, na pari and I will now face the altar. Hindi ito bawal sa liturgy. In fact, sabi ni Cardinal Sara, it is entirely fitting that everybody will turn together to the East. Okay? So, huwag kayong magtataka kung one of these days, yung inyong parish priest ay magmisa na nakaharap sa altar. Huwag mong sabihin, si Father nakatalikod. Hindi kayo tinatalikuran, kundi siya ay namumuno sa sama-samang pagsamba sa ating Panginoon. Diba? So, I'm saying this because the Mass should be a venue for our humility and obedience to God, because we are just instruments of God. Siya ang ating susundin. E kung sa liturgy di tayo sumusunod, ano pa kaya sa Ten Commandments? Di po ba? Okay, so yung first quality or attitude of a good servant. Second is Christ-centered life. Dapat si Kristo ang sentro ng ating buhay. Wala nang iba. Para ang ating buhay ay maayos. Diba? Kahit sa ating pag-priority, dapat si Lord pa rin ang priority. So, bawa, sentro si Jesus, sino tayo? Our identity, who are we? We should be Christ-centered. I am a Christian. I am a follower of Christ. Klarong-klaro, ako ay Kristiyano. So anong aking gagawin? Lahat gagawin ko ayon sa mga turo ni Kristo. View of the world. Ang ating pagtingin sa mundo. How do we look at the world? We look at the world with the eyes of Christ. So Christ-centered view of the world. Priorities. Ano ba pagkasunod-sunod? Dapat una palagi ang Panginoon. Araw ng Linggo. Sunday, it is a day, not a day of recreation. It is not family day. It is not shopping day. It is the day of the Lord, Sunday. So, ano ang ating priority sa araw ng Linggo? Misa. Kaya ako'y laging hanga sa mga taong naging ugali na, naging way of life na pag Sunday. What they always do, top of the mind, sa mga marketing people, no? Top of the mind, misa, pag Sunday. Kaya first thing in the morning, sa Sunday, magsisimba. Lalo ngayon tag-ulan, pag ginawa mong hapon, baka mamaya umulan ng malakas, hindi ka makasimba. So maging sigurista. Unahin palagi ang Panginoon, no? Kaya nga sa commandment, ang tanong kay Kristo, what is the greatest commandment? Ang sabi ng Panginoon, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with your strength. Love your neighbor as yourself. So, yun po ang pagkasunod-sunod, di ba? Love God, love your neighbor, huli na ang sarili. Pag nirambol mo yon, unahin mo ang sarili mo, magulo ang buhay. Di ba?
Sabi ng Panginoon, love one another. Pag narambol mo yon, love another one. Masaya, no? Eddie, wow, sabi nila, no? Gusto mo nang magulo ang buhay, irambol mo ang turo ng Panginoon. Pero gusto mo maayos ang buhay, matahimik, masaya, love God, love your neighbor, love and as you love yourself, as yourself, no? Christ-centered priorities, Christ-centered way of life. Ano mga aking kilos natin, dapat ay laging tugma sa mga katuruan ng Panginoon. Diba dati nauso yung rubber, no? Ano yung band na yan? Nakalagay doon WWJD. Diba? Parang reminder, oops, what would Jesus do? Mayroong pulubi dyan, nangingin ng tulong. What would Jesus do? Meron dyan nasagasaan. What would Jesus do? No? Meron dyan nalasing. What would Jesus do? Yun ang Christ-centered way of life. Yan ang isang katangian dapat ng isang lingkod ng Panginoon. Especially in our, itong pangato naman, in our dealings with our communities, no? Our own communities. Mahalaga itong number three, no? Think win-win, no? There are paradigms of human interaction, mayroong win-win, yung dapat sa atin, mayroong win-lose, no? Basta ako'y masunod, mangyari ang gusto ko, happy na ako. Di bala lang kayo ay maglupasay at umuwing luhaan. Bahala kayo sa buhay niyo. Yun ang style ng mga leader na diktador. Sana'y walang ganyan sa inyo, ha? Sa inyo mga, that's the best way, the most effective way to destroy your own community. Pag ikaw na leader ay diktador, win-lose. Ito naman ang lose-win. Ito naman leader na lampa, walang buto. Di bala na magdusa ako. Basta kayo masaya. Eh, anong mangyari niyan? Kung leader ka, then dapat marunong kang manindigan. Di ba? Hindi pwede ikaw ay padaladala lang sa mga sinasabi ng iba dahil you can never please everybody. In the end, everybody loses. Ito ang lose-lose. Ako ay mayroong paboritong istorya dito. Ano? Mayroong magkapitbahay na parehong mayabang. Pag bumibili ng TV yung, na bago yung kapitbahay, bibili siya ng mas malaking TV, flat TV pa. Pag makita ang kabila yun, bibili mas ang curved TV. No? Pag makita yung may stereo kabila, bibili ng parehong mas malaking stereo. 1,000,000 watts. Ang lakas nun, no? Basta di matapos ang parisahan nila, may bahong kotse. Bibili ng bahong kotse, no? Bibili ng kotseng bago, bibili siya ng truck. Bibili ng truck, bibili ng train, no? So in short, walang katapusan ang parisahan nila dahil sa yabang. Nagpasugo ang Diyos na anghel. Sabi ng anghel doon sa isa, alam nyo, nakikita ng Diyos ang inyong mga hambog na paraan at nakita niya ang hindi kayo maligaya. Kaya ngayon, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng lahat ng gusto mo. Bibigyan sa iyo. Ano man hingin mo, bibigyan sa iyo. Mansyon, milyon-bilyon salapi, lahat, ano man hingin mo. Sa isang kondisyon na ang hiningi mo ay dobleng tatanggapin ng kapitbahay mo. Isip niyan, ako humingi ng Mercedes-Benz, dalawang Mercedes-Benz niya, taro naman ako. No? So, after some time, nakapag-decide siya, o sige, pay ako. O anong hingin mo? Sabi ng anghel, ang gusto ko, ako'y mabulag sa isang mata. Parang kabila ng mata bulag. That's what they call lose-lose. Di ba? Yan ang nagawa ng inggit at yabang, di ba?
we are laughing, but it happens, di ba? Yung mga love triangle, no? Kung, anong katanong na uso noon? Kung ang irog mo ay dalawa, saksakin mo ang isa. Yung mga love triangle na kung di kita makuha, walang makikinabang sa'yo. Patay tayong lahat. Bang! Isang bala ka lang. Lose-lose yan, no? Naghilahan tayo. And that is the sickness of the Philippine society. Yung ating tatawag na talangka syndrome or talangka mentality, crab mentality. Yung umaangat, hilahin natin. Hindi pwedeng maunahan mo ako. Tatapakan yan. Tungtong ka naman. Pag tungtong mo naman, ikaw manihilahin. We never grow. We never succeed dahil laging meron tayong mga kasamang naninira. Diyan tayo expert ng mga Pinoy, no? Sa chismis, sa paninira, sa intriga. How many communities have disintegrated because of this lose-lose mentality? Di ba? Kung hindi ako mapili na leader ng grupo nito, mag-resign na lang ako. I'll form my own group. Divide the house. Talagang divide talaga, no? Ito naman, win. Basta win lang, lalang. Isa naman ay stalemate. Win-win or no deal. Dapat deal or no deal, no? So, for us as Christian leaders, we must adopt the win-win mentality. High in courage for principles. Manindigan tayo sa ating mga prinsipyo. At the same time, we also consider the welfare of the others. No? Tao rin yun. May damdamin din yun. Diba? Kaya, palagi ang ating decision should be the result of consensus. Consensus. We should never adopt the style of the politicians, divide the house. We should never divide the house. Kung hindi nakakasundo, walang uuwi. No? Mag-usap tayo maayos, magbigayan tayo, give and take. Win-win is the best. So the third attitude ng isang mabuting lingkod ng Panginoon. The fourth is abundance mentality. Abundance mentality. Yung bang isipin natin na there is always enough for everybody. The world is enough for man's need, but the world is not enough for man's greed. Kung manong kang ganitong abundance mentality, you always be generous. Di ka matatakot magbigay. Dahil sa ating pagbibigay, tayo hindi mawawalan. In fact, it is in giving that we receive. Diba? The more you give, the more you receive. Pero kung ang isip mo ay mawawalan ka, then maging kuripot ka. Maging maramot ka. At pag maramot ka, hindi nadadalo yung grasya ng Diyos. Diba? We are just conduits of God's graces. Kung saradong ating kamay, we receive graces from God and then it flows through us. Pero kung sarado ito, wala nang darating na grasya. Stuck up eh. Diba? Tulad ng gripo. Ang gripo kung sarado, walang dadalo na tubig. Kahit sangkatad bang tubig sa tangke, pero kung closed ang gripo, maraming kalawang yung tubo, sarado pa ang gripo, walang dadaloy na tubig. Tulad sa atin, kung tayo'y kinakalawang dahil sa ating inggit, sa ating mga insecurities, sa ating mga selfishness and greed, sarado ang ating kamay, then we can never receive more graces from God. There is always enough for everybody. Always reserve the best for the next guy. Lagi mong isipin kung ano ang makabubuti sa susunod sa'yo. Hindi yung
nagamit ko na ang hall na ito. Bahala na susunod. O di, ano nagsimula ang away at gulo. Di ba? Always, isipin mo kung ano ang makabubuti sa iba. Be considerate to the others. This kind of mentality always should encourage cooperation. Okay. Ang aking paboritong statement from PCP2 ay, nobody is so poor as to have nothing to give. Nobody is so rich as to have nothing to receive. May mga tao nagsasabi, pag hiningan mo ng donasyon, ng tulong, sabihin, ay, wala akong pera eh. Sasabihin ko naman, nagsisinungaling ka. Yung patay na nakahiga sa kabaong, may pera yon. Nauuso ngayon ng mga patay ngayon, mga pamahiin, may pinapakimkim ng pera yung patay, no? Silipin nyo, no? Silipin yung kabaong, no? Meron niyang hawak-hawak na pera sa... Kasi pamahiin ngayon, bagong pamahiin yan, eh. Nauuso ngayon. Yun o kayong pamasahe papunta sa kabilang buhay. No? Galing sa pungsoy na naman yan. No? By the way, be very strong in your stand against pungsoy. Ha? Kasi hindi yun Kristiyanong katuruan. Pagan practice and beliefs yan. Ha? Kaya dumadami mga Katoliko na naniniwala sa pungsoy, it is sinful to believe in pungsoy. Isa pa, dumadami din ngayon mga Katoliko ha, ang iba dyan ay active ha, na sumasama sa masonry. May mga kotse ako makita, no? Parami na parami mga kotse na mayroong logo ng mason. Pero di pa nagbabagong stand ng simbahan, to remind you, no? In fact, sa aming newsletter ngayon, sa parokya ko, ay aking inlagay doon yung document na sinulat ni Cardinal Ratzinger na naging Pope Benedict XVI, no? 1983, November, na sinasabi doon, once and for all, maliwanag na yon na hindi nagbagong stand ng simbahan against masonry. Masonry is still forbidden for Catholics to join. Catholics are still forbidden to join any Masonic association. At yung mga Katoliko na Mason should be denied communion. They are in grave public sin. Okay? So we stand against Masonry. We stand against Pungsoy. We must always be faithful to the teachings of the Lord. So yung nabanggit ko yun dahil nga yung pamahiin na wala akong pera, no? Nobody is so poor as to have nothing to give. Nobody is so rich as to have nothing to receive. And number 5, this is my last point. Baka tayo'y palayasin dito, no? Overtime na ako. Readiness to sacrifice. If we are servants of the Lord, be ready to be persecuted. Be ready to be hurt. Be ready to suffer. Dahil ang Panginoon mismo ay dumanas ng ganon. Di ba? Christ died with the tools of His trade. Ano ba ang trabaho ni Kristo nung siya ay nasa lupa pa? Siya ay karpintero. Anong kayang kinamatay? O di pako, no? Kahoy, di ba? Martilyo. Christ died with the tools of His trade. Kung tayo lingkod ng Panginoon, be very aware of this, no? Kasi may mga akin na rin madalas na ganun eh. Ba't ganun? Dati ako hindi naman aktibo sa parokya. Ang buhay ko ay masaya. Tahimik, walang nanggugulo sa akin. Ngayon ako aktibo sa parokya. O sumama na sa mga ibang mga organizations, mga renewal movements. Marami na umatake sa akin. Marami na nagalit sa akin.
then ibig sabihin, may kalaban, no? So be ready to suffer. Our role of service in the church will be the very reason for our suffering. Lector ka, for example, happy-happy ka dahil lector ka, nag-proclaim ka ng gospel, ng word of God, pero be ready. It is in being a lector that you will be also criticized. You will be maligned. Di ba? Be ready. Because we are servants of the Lord. But these sufferings and trials will make us more mature and better servants of the Lord. Di ba? Ang magandang halimbawa dyan, kung meron kang pako, gusto mo ilang palo lang, dalawa, tatlong palo lang, lulubog na siya, di ipako mo sa manipis na plywood, tatlong pako, lubog ng plywood, lubog na sa plywood yung pako. Pero pwede mong bunutin ng kamay, yung pako, walang tibay, di ba? Pero gusto mo matibay yung pako, din hanap ka ng kahoy na matigas. Doon may pako, siguro 10, 20 palo yan, bago lumubog. Pero pag nakabaon naman yan, matibay naman, di kayang bunutin. Ganun ang Kristiyano, no? Kung tayo ay luto sa mga trials and sufferings, tayo matibay. Kung kulang tayo yan, dahil umiiwas tayo sa krus ni Kristo, gusto natin yung ng limelight lang, yung kasikatan lang, mga papuri. Pag may konting narinig kang mga batikos, agad kang umaalma, basta iiwanan mo, punta ka sa ibang grupo na naman, kung saan doon ka maging sikat. Walang tibay na Kristiyano yan. Walang tibay na leader yan. No? These sufferings and trials will make us more mature and better servants of the Lord. And our Lord said to remind us, he who wants to follow me must forget about himself, take up his cross, and follow me. Ang pagsunod natin kay Kristo ay pagsunod sa isang Panginoon na mayroong pasan-pasan na krus. Disqualified, sumunod kay Kristo yung walang pasan na krus. Di ba? Sabi nga natin, no ID, no entry. Yun ang motto ng security guard, no? Sabi naman nung mga, ano, sino may motto niyan, no pain, no gain. Yung mga nag-workout sa kanyang gym, no pain, no gain. Pero Kristo, no cross, no glory. Okay? Amen to that. No cross, no glory. Because he who wants to follow me must take up his cross and follow me. Let me end by sharing with you this beautiful poem by Karel Hauslander. No? Karel Hauslander. Madaling i-memorize din to. No? Ang ganda. No? So, ito pong poem niyan. There he hangs, pale figure pinned against the wood. God, grant that I could love him as I really know I should. I draw a little closer to share that love divine and almost hear him whisper, ah, foolish child of mine. So, sabi niya, there he hangs. Si Lord, ando, nakapako sa cross, nakabitin sa cross. Pale figure pinned against the wood. And so I said, God, grant that I could love him as I really know I should. Sana akin siya mamahalin ng gusto. So I draw a little closer to share that love divine and almost hear him whisper, sabi ng Panginoon, ah, foolish child of mine. If I should now embrace you, my hands would stain you red. And if I lean to whisper, the thorns would pierce your head. And then I knew in silence that love demands a price. It was then I learned that suffering is but the kiss of Christ. Kaya sabi ng Panginoon, ah, foolish child of mine, kung yayakapin kita,
ikaw ay mamamansa ng aking mga dugo. Kung hahalikan naman kita, matutusok ka ng mga tinik ng aking corona. Mahasaktan ka. And then I learned that suffering is but the kiss of Christ. Sa mga beses na tayo ay nagdurusa, may mga bumabatikos sa atin, may mga naninira sa atin, tayo ay dumaranas sa mga trials sa buhay, remember, most likely, it's Christ kissing us. It's Christ kissing us, loving us, helping us to share in His sufferings for our glory and for the salvation of souls. Okay? So, a true servant will never run away from suffering. He is ready to sacrifice, following Jesus, our crucified Lord. So, with these pointers, I hope I have helped you deepen your commitment to be good servants, and also, by being good servants, becoming good leaders. The church needs lay people like you. Sana pa, huwag kayong mapagod, huwag kayong manghinawa na mag-recruit ng mas marami mga couples. We need to combat yung virus ngayon. Anong virus ngayon? Yung mga broken families, broken marriages, ngayon same-sex unions na yan. This should never be called same-sex marriage. It's never a marriage. No? Same-sex unions na yan, promiscuity, no? Immorality, pornography. We need couples like you to multiply, be more aggressive in sharing the gospel of Christ. Woe to me if I don't preach the gospel. Sana ay lalo pang maging mabunga ang inyong gawain sa grasya at tulong ng Diyos. Let's all be, always be humble and obedient instruments of the Lord for the salvation of souls, for the glory of God, and for the salvation of the world. Amen.